Oras po natin mga kabayan kung Filipino-Chinese. Kit yam, sam it. 7:31 ng umaga, bawat ang gulo bubusisiin lahat ng panig uusisain. Ilalahad sa publiko, punto por punto. Sunod-sunod ang naging mga aberya sa final testing and sealing ng PICOS machines. May makinang hindi agad umandar. Samantalang may hindi naman tumugma ang resulta ng mga boto nang bilangin ang mga balota ng mano-mano. May iba naman na naghahang ang makina. Hindi rin daw ma-detect ang compact flash o CF card. Pero ang ipinagtataka ng marami, ang markang X na inilagay ng botante para sa kandidatong senador na binilang din ng PICOS. Natuklasan rin ng mga poll watcher na magkaiba ang serial number ng PICOS machine sa dokumentong ipinadala ng COMELEC. Tuloy ang testing and sealing ng mga PICOS machine hanggang Mayo 10. At makakasama pa rin po natin dito sa studio ang Executive Council Member at Head ng Pearl Systems Group, si Ms. Maricor Acol. Ms. Acol, kumusta po? Umagang kay ganda po sa inyo. Umagang kay ganda, Anthony, at magandang umaga rin sa mga nanonood sa inyo ngayon. Opo, at kanina pa po nandito sa studio natin si Sir Leo Lim, Information Officer ng COMELEC, at kasama po niya itong si PICOS. Naka-switch on na ho ito, no? Apo. Apo, pwede na ho natin pag-inahin. Anyway, mamaya po, baka sakali makausap natin si Chairman Brillantes. Pero, Mr. Lim, kanina po pinag-uusapan natin yung tungkol sa ilang mga aberya diyan po sa Pasay. Pakisagot nga po, yung pong X lang nilagay, hindi naman po sinyade binilang. Ano po ba paliwanag nyo ron? Okay, kagaya po noon, ano, ang ginawa po nila marka X po, ano. Apa. Actually hindi naman po dinidetermine ng makina kung anong korte nung marking natin. Ang ano po natin, as long as pumasok siya dun sa oval, no, at masatisfy niya yung minimum marking threshold, that will be recognized as a valid mark. Apa. So okay lang 'yon. Okay lang, okay po, lang yun. Po 'yan. Apa, yung pong isang nabanggit dun sa report tungkol hindi daw po tugma yung binilang sa mano-mano doon po sa binilang ng makina. Okay, una-una po kasi kagaya po ano, baka po kasi posible po sila na nag-overvote, ano? Ibig sabihin overvote, sumobra yung binoto niya doon sa particular position. Kung ganun po kasi ang mangyari at mag-overvote sila doon sa particular contest, hindi po talaga babasahin ng makina. Apo. 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 Okay po. Meron po ay sample diyan ng balota. Kasama po ito sa ating voters education, direct pakitutok lang. Meron po tayong pinag-uusapan kanina off the air na kung sakali ito po palang mga markings po na to, kapag pinakialaman ng botante, alam ba, minarkahan po ng botante dito, sample lang niya po ninyo. Alam ba, sinulatan po ito ng botante, okay. Ano po magiging resulta na? Okay, so iyan po yung iasabihin natin doon sa mga botante po natin. Ano? Ingatan po natin itong mga marka doon sa paligid. Apa. Kasi po, kagaya po nito mga marka na to, isa, dalawa, tatlo, sa likod meron din po niyan. No? Iyan po yung ginagamit ng makina para malaman niya kung nakatayo o nakabaligtad yung balota natin. Mm-hmm. At kung ano po, makikita po natin ito, yung mga nasa paligid pa na to, kung magano, iyan po yung ano, iyan naman yung ginagamit niya para malaman po kung nasaan yung oval. Apa. Kasi yung oval po, iyon po yung binabasa ng makina po natin. Apo. So halimbawa po ito, sample lang po natin. Dun pa, kung ano po yung mali, wag po natin gawin itong mali. Mm-hmm. Sinulatan niyo po ito. Okay, so sample po natin, kagaya po nito, kung let's say ito pong marka na to, pinagduktong po yan. Pinagduktong nyo. Okay. Ano po mangyayari dyan? Magiging invalid na po yung makina po natin. Pag sinubuhin natin sa makina yan, ano ba at nakaboto? Iluluwa ho ba ng makina yan? Iluluwa po ng makina. Sample lang po. Para malaman lang po natin, huwag niyo pong gagawin yun, ha? Yung sinample ni Mr. Leo Lim. Isang sample lang po. Para lang po. Marami na po tayo na ituro kanina, pero ito hindi pa. Okay. Sige po, pag sinulatan niyo yung gilid na yon, pinagdugtong niyo yung dalawa niya. Pag pinasok po natin yan, ito po yung sasabihin po ng makina. Kaya ibabalik po sa atin ito. Okay? At ito po yung sabi niya, paper inserted was misread and could not be verified as a valid ballot. Opo. So kung halimbawa na vote, nakashade na sa lahat ng mga columns na yan, ito pong butante natin, pero sinulatan niya ito, hindi na po pwedeng palitan yung balota? Hindi na po, kasi ang allocation po natin ng balota ngayon, 1:1. Kung masira po natin yung balota, kagaya po nito, no, hindi po siya tatanggapin ng makina. Ang gagawin po natin, ibabalik po natin ito doon sa Board of Election Inspectors at lalagyan niya po ito, rejected. Po. Ilalagay po sa isang
envelope ng mga rejected ballot. So hindi na makakaboto yung botante. Sinayang niya yung kanyang karapatan. Tama po. Sayang na po. Hindi na po siya nakaboto. Opo. Salamat po sa inyo, Ginoong Lim. Isa lang po yun sa mga mali at marami pang mali. Marami pang mali na pwedeng gawin ang mga botante na hindi dapat gawin. Ano po, briefly, mabilisan lang po. Ano po yung mga maling hindi dapat gawin? Opo. Yung nga po, yung nga pong overvote, yung pagboto po na sobra doon sa kinakailangang boto doon sa posisyon. Halimbawa po, 12 lang ang senador, 13 po ang shade niya. Opo. Kung sa senador po, kagaya po noon, 12 ang kailangan niya shadean. Kung 13 po yung shadean niya, yung pong boto niya doon sa posisyon na yon, hindi po hindi bibilangan. Sa mayor po, halimbawa, 2 po yung binoto niya. Ayun, hindi rin po siya bibilangan. Pero doon lang sa specific na na position na yun. Opo, yun po yung kinaklaro natin. Kung nag-overvote po tayo sa isang position at tama naman po yung bilang ng boto natin sa ibang position, bibilangin po niya yung mga boto na yun. Okay, maraming salamat po, Ginoong Lim. Mm-hmm. Ms. Acol, yes. Yung po mga nangyaring aberya sa sealing and testing po nitong PICOS machines, ano po ang pananaw ng NAMFREL po doon? Kami ay naghahanda na at least nagtanong nga sa systems group kung ano kaya ang magiging rejection rate ng PICOS machine. At tinanong ko yun kay Chairman Brillantes nung when we had a meeting ng NAMFREL with COMELEC. Ang sabi namin, ang sabi niya, hindi naman kasi maayos lahat yung makina dahil tinanong ko kung na-stress test na yan. At ang sabi naman niya, na-stress test yung hardware nung nag-print sila ng mga balota. Mm-mm. Ginamit yung 53 million ballots, yan lahat ay dumaan sa mga PICOS machine, kaya alam niya na na-stress test yung makina. Apa. Yung final testing and sealing ngayon ay itinetest yung software ng makina ngayon. Apa. So, yung mga aberya na yan, expected nyo ba yan? Yes. Apa. Na may problema? Isolated po ba ito? Sige po, agad po. Okay. Sana naman, we are hoping na hindi ito magiging aberya. So, pag tinanong mo kung handa na ba tayo sa halalan, ang sasabihin ko ay qualified yes. Okay. Okay. Yung pong nangyari doon, tingin niyo makaka-apekto sa integrity ng eleksyon sa May 13? Ibang topic ko yung integrity dahil meron kami ibang kaso dyan tungkol sa integrity ng election. Integrity insofar as the PICOS is concerned po? Yes, kasi hindi natin na-review yung source code. Apa. So, kumbaga, para bang nag-feed ka ng ballot, hindi ka nakakasiguro na yung boto mo ay nabilang. Apa. Yun lang ang problema doon. Pakibunot nyo nga itong PICOS na to sa switch. Pakitanggal nyo to para maalam ko kung gumagana to pagka walang kuryente. May backup po ba baterya? Right now po, it's drawing power from a standard wall outlet. Ano? But hindi po kami kasi hindi po kami nakapagdala ng baterya. But yung mga election day PICOS po natin, bawat makina po may kasama po siyang standby backup battery. Sasample lang sana kung pagka binunot natin, parang nag-brown out. Kung gagana. Pero wala pala kayong backup. Wala po tayong dalang backup na yun. Pero kung mangyari naman po yun, kung hindi po, kasi hindi po gumana yung backup battery niya at hinugot, yung pong mga data na nasa loob ng makina, hindi po magagalaw yun. So pagka binoot up po ulit natin yung makina, binuksan ulit, nandun po yung data ng mga nabasa na niyang balot. Apo. Sir Leo, salamat po sa inyo. Ma'am Maricol, baka may gusto kayong sabihin. Andyan po pala sa linya natin si Chairman Brillantes. Batiin na ho ba kayo ni Chairman? Hindi naman ho kami nagkakagalit. Leo, galit po sa inyo si Chairman yung isang araw. Apo. Hindi, kami ay citizens arm at sinasabi namin, kami ay tumutulong sa COMELEC. Mm. Ang isa lang sana, ngayon na may final testing and sealing, sana sinama na rin pati yung testing ng transmission, yung end-to-end sana ng testing, hindi lang yung final testing ng 10 balota. Mm. No? So, sana kung hanggang sa dulo ang testing. Ngayon, it's another, yung tinanong mo integrity, ibang topic yon, hindi tungkol dito sa paghahanda sa eleksyon. Okay. Salamat po sa inyo. Chairman Brillantes, sa inyo po ang last say. Total, nandito na po si Kaleo Lim at nabigyan na po ng side ng COMELEC dito po sa PICOS machine. Ano po ang binibigay niyong assurance sa ating mga kababayan na ngayong medyo kinabahan dahil po dun sa ilang aberya, quote-unquote, sa inyong sealing and testing dyan po sa party po ng Pasay City? Go ahead po, Chairman. Well, Anthony, good morning kay Maricor. Sinasabi ko na mas kinunandun ako sa Pasay. No, we cannot expect a perfect one, perfect final testing and sealing. Sinabi ko lang na yung tinesting doon nung pumunta ako, mukhang okay na matapos meron doon may aberyang isa. Sabi ko, I think we have to compare this with the 2010. Well, in 2010, yung final testing and sealing, lahat ho nag-aberya.
which is nationwide. No? Ngayon, hindi na ho mangyayari ngayon. No? Makikita man natin. Umikot din ho ako sa Makati noong Saturday, punta sa Quezon City ngayon. Iikotin ko ho itong mga nandito sa paligid. Ang feeling ko lang, ako ang nararamdaman ko na dahil sa ginawa namin, sinasabi ni Marikon na nag-stress test na kami sa mga balota. In addition to this, tinesting din ho namin ito yung may shading ng konti. Apa. Kasi ang nangyayari ng 2010, hindi nila na-test yung may shade, kaya hindi napansin yung double space doon sa local. Kaya nung nag-final testing, lahat ng Gaviria, hindi na ho mangyayari ngayon. Hindi na nangyayari sa ginagawa na namin. Apa. So hopefully, tapos muna dyan. Ang preparasyon ko namin, wala na ho kaming gagawin ngayon. Naayos na lang ho namin finally lahat, pati yung source code na sana dumating pa rin. In 2013, I hope it will come in today or tomorrow. Matapos na ho yan, kung maayos lang ho namin yung konting away ng Smartmatic at Dominion. But they're still talking in the United States, baka ho dumating ngayon, o bukas. So that should end all of our problems. Kung dumating ho yung source code na 2013, pupunta na ho kami sa Central Bank, aayusin na ho namin, kukuhanan din namin yung 2010, ilalabas din ho namin para makita ng lahat ng tao na meron din source code yung 2010. At wala na ho kami problema. More of our concern now is maintaining the peace and order throughout the country in preparation for this election. Chairman Brillante, salamat po sa inyong oras. At umagang kay ganda, sasamahan po namin kayo sa inyong pananalangin o dasal. Thank you very much. Sa ating pong poll question, makaka-apekto ba sa tiwala ninyo sa halalan ang mga nangyayaring aberya sa Picos machine? Ang sumagot po ng oo ay 86% at ang nagsabing hindi, 14%. Mga kapamilya, hindi na po isang bagong bagay ang aberya at question sa Picos machines. Ganito rin po naman ang itsura nung bago at habang sinasagawa ang 2010 presidential elections na kani-kanina lang po ay binanggit ni Chairman Brillantes. Pasalamat na lang po itong si Picos noong 2010 dahil nanalo po ang popular na kandidato na ang pangalan po ay Noynoy Aquino. Wala pong matibay ang dibdib na nagsalita dahil ang pag-question po kay Picos Masin nung nagdaang halalan ay katumbas po ng pag-question sa panalo ni Pangulong Pinoy. Isa pa, bukod sa tayo nanganganay pa sa makina, hindi po kabisado pati ng mga abogado ng mga natalo kung paano kakalikutin ito at patutunayan ng resulta ay hindi na hokus Picos. Pero mukhang ibang usapan po ngayon eh. Marami na po ang nag-aral, marami na rin po ang naghanda, marami na rin po ang nag-aral at naghanda na mandaya. Habang tinitindigan po ng COMELEC na walang problema sa Picos, tumataas po naman ang kaba ng marami nating kababayan na makakita ng aberya sa Pasay City. Sabihin pa nating isolated case po ito, pero paano kung may isolated case sa bawat presinto sa Ora de Ultimo? Kaisa po tayo ng bayan sa pag-asam ng isang totohanang malinis at payapang halalan. At sabi nga po ni Chairman, samahan po natin ang konting dasal para ang mga katribo ni Garci ay hindi maging dalubhasa sa IT.